Maniniwala ka ba, Kabarya, kung sasabihin ko sa iyo na ang barya na pag-uusapan natin ngayon ay less than 1% na ang frequency sa kasalukuyan? Ito ay ang 2014 10 Piso BSP Series, ang pangatlo sa pinakamahirap na hanapin na 10 Piso at ang nangunguna na tinaguriang semi-hard to find. At isama na rin natin kung magkano na ba ang bentahan nito sa Lazada. Yan ang ating pagkwekwentuhan. Kaya tutok lang pagkatapos ng maikling intro. Magandang pagkwekwentuhan natin ngayon, mga kabarya. Dahil ito lang naman ang 2014 10 Piso BSP Series, ang top 1 sa ating semi-hard to find. Mamaya makikita nyo sa mga data. Pero overall, mga kabarya, kung irarank natin siya, siya ay top 3 in terms of frequencies or percentage na pinakakaunti na ginawa na 10 Piso BSP Series. Ang mga data na aking ginamit ay galing sa enomista.com. Ayon sa kanila, ang 2014 ay may 1.2% lamang na frequency. At ang reverse nito ay reverse 3B na hindi na natin pag-uusapan dahil wala namang ibang klase na 2014. Tignan nyo, mga kabarya, ang estimated price na binigay ng Numista. 192 pesos sa extra fine pa lang. Isipin nyo, mga kabarya, magkano kaya ang almost uncirculated at ang uncirculated? At hindi naman nakakapagtaka na mataas ang binigay na presyo ng Numista sa kanya. Dahil kung ito nga ay ating irarank, siya ay kasama sa top 5 na nasa pangatlong pwesto. At itong top 5, ito ang dapat nating kinukolekta. Dahil alam nyo, mga kabarya, ayon sa mga kolektor, ang 2007 at 2009 ang tinaguri ang hard to find. At ang 2014 na ating topic ngayon, 2016 at year 2000, yan naman ang mga tinaguri ang semi-hard to find. Kung may mga gusto kayong malaman tungkol sa year 2000 at 10 Piso at year 2016, panoorin nyo na lang ang mga video ko tungkol dito. Bakit ko ba nasabi na ang frequency ng 10 Piso 2014 ay less than 1%? Dahil alam naman natin na taon-taon ay may nalalagas na barya. At ayon nga sa mga eksperto na napag-usapan na natin sa mga nakaraang kong videos, na ang average life ng barya sa sirkulasyon ay 30 years lang. At kung susundin natin ito at gusto nating alamin ang updated frequencies or percentage ng 2014 na nagsisirculate ngayon, ganito yon. Dahil ngayon ay 2022, i-minus natin ang 2014. At ang lalabas ay 8 taon na ang buhay ng ating 2014 na barya. At dahil 30 years ang average life, i-minus natin dito ang 8 taon. At ang sagot dito ay ang natitirang taon bago siya maglaho sa sirkulasyon, na 22 taon pa siya na magsisirculate. At sa pagkuha naman ng updated na frequency ng barya, yung natitira niyang taon na 22 years ay divide natin sa average life na 30 years. At ang sagot dito ay i-multiply natin sa percentage na 1.2 ayon sa Numista. Ito ay lalabas na 0.88 lamang or less than 1%. Gaano ba kakaunti ang 0.88%? Ganito lang yon ang tsansa mo na makakuha ng isang piraso na 2014 10 Piso. Kailangan meron kang 114 pieces. Ganun na siya kakonte. Kaya happy hunting sa ating mga coin hunters. Magkano na ba ang mga presyo nito sa Lazada? Pero bago yan, back naman! Subscribe naman yan! May nakita ako, 140 pesos. May mga bumili na at ang ganda pa ng rating. Meron naman 220 pesos, dami na rin bumili. 5 stars din. At ang pinakamataas sa aking nakita ay ang 249 pesos. Kung papansinin nyo, mga kabarya, kung kayo ang mag-grade dito, ano sa tingin nyo? Kasi sa tingin ko, ito ay mga extra fine lang. Paano pa kaya kung almost uncirculated o uncirculated ang ibebenta? Siguradong mas mataas ang presyo nito sa presyo na ating mga nakita. Kaya sa mga nangongolekta ng 10 Piso BSP Series, ito ang dapat nyong hanapin, ang top 5. At ang mga updated frequencies niya or percentage ay ganito na lang sa kasalukuyan. Ganyan na sila karir, ganyan na sila kakaunti. At dyan ko natatapusin ang aking kwento. At sa mga nakinig at mga nanood, salamat sa inyo at marami pa tayong kwento sa mga susunod nating video. Kaya laging tatandaan, maswerte ang barya, may tao. Pero mas maswerte ang tao, may kwento. Kaya't mag-subscribe na kayo kay Kwentong Barya para swertihin din kayo. Paalam!
at sa muling pagkwekwentuhan.